Ayon naman mismo sa mga mangingisda, kung konti man ang huli nilang tawilis, ito'y dahil sa panahon. Narito unang balita ni Marisol Abdurrahman, live. Marisol, bakit nga ba kumukonti yung mga tawilis? Ivan, oo, nandito mismo tayo sa San Nicolas, Batangas. Dito nanggagalang ilang mga nanguhuli o nangingisa ng tawilis. At kitang-kita mo mismo dito, Ivan, nasa likod na natin ang Taal Lake kung saan hinuhuli ito mga tawilis. Dito lamang ito talaga sa lawa makikita. Pero medyo may kalayuan pa ng konti kung saan nila hinuhuli. At kumukonti nga raw ito, kung ang tatanungin natin yung mga nanguhuli o nangingisda, hindi raw ito ay dahil endangered na ito, kundi dahil lamang daw ito sa panahon. 10 taong gulang pa lang nanguhuli na ng tawilis ang ngayon ay 77 years old na si Primo Gamo. Kanina, naabutan natin siya sa kanilang bahay dito nga sa San Nicolas, Batangas. Ilang araw na raw kasi silang hindi pumapalaot dahil wala raw mahuli. Pero sabi ni Tatay Primo Ivan, hindi raw dahil pakonti ng pakonti na ang mga tawilis, kundi dahil daw ito sa panahon. Seasonal daw kasi ang tawilis. Tulad halimbawa kapag ganitong panahon na mahangin, maalon at malamig ang panahon, talaga raw na madalang na ang tawilis. Pero para sa kanila, naniniwala sila gayon din yung iba pang mga nanguhuli at kahit yung mga humahangulang Ivan mula sa bayan ng San Nicolas na hindi raw talaga ito mauubos. In fact, hindi nga raw pakonti ng pangkonti dahil talaga raw na napapanahon din daw ito dahil tulad nga nitong ating nararanasan ngayon na napakalakas ang hangin, maalon at napakahangin daw at malamig daw ang panahon. Sabi mismo ng mga nanguhuli at nangingisda ay talaga daw madalang din daw talaga magpakita itong mga tawilis. Panahon nga ho lang ang pagduong niya sa tabing gayan, hindi naman ho araw-araw yan. Meron ng 10 buwan, hindi pa ho nauuli. Pero pag ulit naman, tulad ko kami, nakabigla nga ng madami. 600 galon, 1 hulog lang. Ivan, sa katunayan, ayon mismo dyan kay Tatay Primo, ano, nung nakaraang linggo nga raw, napakadami pa nilang nahuli. Pero dahil lumamig na nga ang panahon at lalong naging maalon, eh talagang ilang araw na rin sila kumbaga nakatenga ngayon. Pero naniniwala sila na after this season, eh talagang muli silang makakabawi. Kaya naman, yung pinag-uusapan nga na panukalan ng magkakaroon ng fishing closure o yung closed season na rin para sa mga tawilis, eh talagang negatibo ang kanilang reaksyon dito dahil unang-una, mawawalan daw sila ng kabuhayan, hindi naman daw kailangan. Tigil ang panguhuli ng tawilis dito sa lawa dahil yun nga ang kanilang paniwala, nasa panahon lamang daw ito at hindi dahil pakonti ng pakonti na ang tawilis. Ivan? So of course, yung pananaw ni na Mang Primo, dahil nabubuhay sila dyan, ayaw nilang magkaroon ng parang fishing holiday muna, no, sa mga tawilis. Pero saan ba nanggaling yung impormasyon na pakaunti na ng pakaunti, ang ginagamit pa nga na mga kataga, eh, endangered species na raw itong mga tawilis? That's right, Ivan, ano, nagkaroon ng mga pag-aaral ang mga scientists, ang mga eksperto, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi yung international organization na IUCN. At sila mismo ang nagsabi na endangered na nga raw ang species. At kinumpirma ito ng BFAR at ng Department of Agriculture sa atin kahapon na ganito na nga, kumbaga, yung estado ngayon ng tawilis. Kaya pinag-iisipan na ngayon ang pagkakaroon ng fishing closure o yung sinasabi nga na fish holiday para dito sa mga tawilis. Dahil talagang, kumbaga, may basihan ang pagsabing nangangalaman na silang maubos at hindi naman daw ito buwan lamang kundi talagang ilang mga taon din daw ang binilang para talaga ma-consider ni nilang endangered na nga itong mga tawilis, Ivan. At Ivan, mabanggit lang natin, ano, nilinaw na yung mga mukhang tawilis na nakikita natin dyan sa Metro Manila, hindi naman daw talaga tawilis ang kundi yan yung mga salinyasis lamang dahil ang tawilis ay tanging endemic or dito lamang talaga sa Taal Lake mahuhuli, Ivan. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.